나가는 아이보다 남은 비용. 비가 맞은 비자야네. Thank you.
Si Royang nak saya, ya, tapi saya dulu. Ah, saya dulu pala. Jelas dari Royang. Ini pun dari Royang. Ini dari ya. Ya. Baru nama saya kan Kalis. Tuan. Sebe. Sa pangalawa. Nagturo si Jesus sa
sekarang kuda. So itu mah main uang itu yang lukis sekarang kuda. Bisa mas saya ngasih uang nama istri ini tak kumus kumpanau nung taga taga paglakas pagkatapos ng kanyan upang tunitahan ang panaw ng paglalakbay sa ilang ang kanilang mga ninuro at ang Israelita ay tumutira sa mga tunda pupukol ng pitong araw. Ang tekstong ito ay tinatawag ding sumbot. So, dito na namin yung sumbot ng mga yung pares ko niya kaya yung so, dito tayo po sa yaya. Pagka-alis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay kanilin na pumunta rin sa pista. So ayan dito nga, na umalis ng kanyang mga kapatid, na pumunta rin siya. Hindi na kalain na ano na para si ang ating Panginoon. Anong verse ba yung inano natin? 7. Saan simula? 1. First 1 verse. Hanggang saan? 52. 52. Tinuli ang isang sanggol na lalaki kahit araw ng pamamahinga.
dahil nagagalit sa akin, dahil nagpagaling ako ng isang tao sa araw ng pamamalinga, huwag kayong humatol batay sa anyo. Kundi humatol kayo batay sa matulid na pamanaayan. Paris ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay kaliw na pumunta rin sa pista. Yung mga kapatid, so hindi na nakaram ng mga kapatid na punta din pala ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya nagulat na lang sila. Hinanap siya roon ng mga Hudyo. So, nasaan na kaya si ang tanong nila? Pagulong na pinag-uusapan siya ng marami. Pag-uusapan siya nga kaya dahil nga siya ay direktor. Nagpapagaling kasi siya sa oras ng papalina. So hindi nila alam na yung taong itong pinag-uusapan nila, yung maliligtas pala. So, kaya hindi nila kasi matanggap kasi kailangan daw yung nagmula sa Galilea, yung Kristo. Yung kailangan galing sa libi ni David. Galing sa libi ni David. Kaya dito, tinutukoy na hindi sila maniniwala na ito nga yung Kristo na. So, okay. So, yung mga kautusan, kay Moses yung kautusan. Pero yung kay, ang galing kay Moses na mga kautusan, ay galing din sa ating Panginoon Diyos. So, sa, kaya nagulat yung mga kwan dito na bakit nagpapakaling siya na ipuras ng pampahinga. So, ibig sabihin na pagkakalina ay di kayo po sikap itong araw. So tulad din natin mga Kristiyano, sikap itong araw, kailangan natin magkaya, mas ulit ulit ng salita ng Panginoon. So, yan po. Ipunin natin yung lahat ng ating pangailangan sa loob ng anim na araw. Kaya pagdating ng ikap ito, hindi na tayo mag-focus na sa kanyang mga salita. So, dito yung pangalit na natin na tutulad. Yun po yung sinabi isa, no? Kaya pinapabalik si Jesus ng mga kapatid ako. Doon siyang papatay ito eh. Diba? Napapatay ng mga ano, mga Hudyo. Kaya nga, di ba, pahilim na pumunta si ano, Jesus sa, ano, Bravo. Okay, yun eh. Ay, ano po yung tolda?
Sorry, parang ano? Kubol-kubol. Sige, mula sa verse 10 hanggang saan yun? Hanggang saan natapos? 24. Pag-aralan ninyo. 10 to 24? Mabilis siya naman. Ilan ka? Hindi. Hindi, kasi nga. Kasi kung lalahatin kasi. Si Kuya Sandro kasi nagano'n. Oo. Pipili lang siya sa ano, dito. Dito na may pamagat na dito dyan. Ano ba yun? Akala ko ano, sunod-sunod. Yan na kaya ang Kristo? Ilan ka lang? And medyo ano tayo nito, pag nilahat niya kasi ito matatagal. Eh, bawat verse kasi, hihinto. Bawat verse, hihinto. So, ganun talaga na mabasa lahat. Sa susunod, balikan natin yung verse 1 ng gagawa. Oo, pwede. Pag-aralan din yung binasa mula sa verse. Saan ba? Verse 10. Verse 10, 24. So, hanggang 24. So, dapat may lesson tayo dyan na makikita. Kasi ano pang pinag-usapan dyan? About dito sa ano, sa... Kung meron din si Jesus na ano, gusto siyang patay ng mga tao. Kasi dahil dun sa himala. Isang bagay... Ano bang ang gusto ko matutunan natin, makita natin yung context. Ano ba yung context? Yung kabuuhan ng binasa natin. Yung nilalaman ng teksto. Kahulugan, sabihin. Ano ba yung mga input dyan? Ano ba yung mga senaryo na meron? Ha? Ano ba yung okasyon? Kaya nga, pista na? Tulda. Pista ng tulda. Tapos, ano pa? Ano? Dito ba? Pasok pa dito yung pista ng tula o dito sa verse 1? Wala. Dito yan sa 10. Sa 1 to 9 kasi yung hindi sumasampalataya kay Jesus ang mga kapatid. Yan yung 1 to 9. Yung 1 to 9 na verse, ang title nun, hindi sumasampalataya kay Jesus ang kanyang mga kapatid. Yung 10 to 24, nagtuturo si Jesus sa pista ng mga tulda. Okay. So, ang ano bang purpose ng ano? Ano bang, paano ba natin malalaman yung konteksto dyan? Paano natin malalaman kung ano yung nilalaman ng ano yung context dyan? At sa pamagitan ng mga okasyon na yon na pinagdaos noon sa Israel, ano yung mensahe nun? Ano yung dapat natin matutunan? Pista ng tulda, ang kahulugan kasi nun yung ano, yung sa pasalamat sa taganik. Ito, 24. Pagkakasin sa kanyang mga kapatid, si Jesus ay nagpaligid
tinuturo niya ang mga tao, sabi niya naman ng iba. Ngunit walang nakakas na magsalita ng tao. Kaya ganun tungkol sa kanya dahil sa tao ang mga tinuro ko mga tao. Nang kalagitnaan ng mga pista, pumasok siya ng sitero at nagturo ng nagtaka ng mga lugo at naitanong niya saan kaya ang nakakuha ng pamumuha ng tao ito. Ngayon, hindi naman siya nakapag-aral. Ayat sinabi ni Jesus, hindi sa akin ang tinuturo ko, kundi sa nagtubo ng aso. Kung talagang nais nila magsunod sa loob ng Diyos, malaman niya kung ang tinuro ko ay mula nga sa Diyos. O kung ang sinabi ko ay galing lamang sa akin. Ang nagtuturo sa lahat ang galing sa sarili niya ay nagkamagad na sarili ka karangalan. Ngunit ang tao gagamad ng kaparangalan ay nagsugo sa kanya, nagsugo ng kanya ay tapat at hindi na isang sinungaling. 1990. Hindi ba't binigay sa inyo ng isang korupsyon? Bakit wala ni si Sima? Wala ni isa man ang sinungaling niyo. Bakit nalang sumakong kapatid? Sumakot ang mga tao, sinapilan ka ng demonyo. Sino ba ang gusto mong mga tao? Pwede ba? Sumagot si Jesus. Isang bagay pa lang ang ginawa ko yung tapangan ng kanila. Pero ito, binigay sa inyo ni Moises sa putos kong kasama ko. Bagaman hindi ito nagmula sa kanya, kundi inyong mga pinpinong at ginawa ninyo ito kahit araw.